Mahalaga ang gatas sa tahanan ng bawat Filipino. Kaya nga ngayong araw, sasamahan tayo ni Dr. Cyril sa pangongolekta ng gatas mula sa Carabao. 2 beses ang pangongolekta ng gatas sa Philippine Carabao Center. Merong sa umaga at sa hapon. Ngayong araw nga, hapon na tayong mangongolekta. Mga alas 3 ng hapon hanggang alas 4 ng hapon. Istorya ng mga tagumpay. Kwento ng buhay na binago. Tatalakayin natin dito. Lahat yan masaya. Matutong haya sa Agri-Apudyan. Dito nga po ako sa milking station ng PCC. Kasama ko po si Doc Cyril. At ngayon, tuturuan nila ako kung paano ang tamang pamamaraan sa pag-milk sa isang inahing kalabaw. Okay po. Bali, bago natin ipasok tong kalabaw dito sa milking parlor, nililinisan muna sa labas, maliliguan, patutuyuin. Tapos dito, pagpasok, nisprayahan nila ng iodine solution yung kalabaw natin para madisinfect yung kanilang utong. Pagkayari nun, pupunasan nila yung ano, yung iodine. Ready, papunasan na siya. Para masigurado natin na malinis yung utong, kasi in contact dyan yung gagamitin natin panggatas. Kaya kailangan malinis siya. Pagkayari nyan, magpipiga sila ng 3 hanggang 5 kada suso. Para masigurado naman na yung dadaanan ng gatas ay malinis. Pwede ko subukan yan? O, pwede po. Paano yung tamang ano? Pigilan niya po muna doon sa taas, tapos saka yung piga. Kailangan mapipigilan mo siya sa taas kasi pag hindi mo siya mapipigilan, magbabackflow yung gatas. Okay. Paano? Hindi ko magawa. Ipitin. Yan, konti na lang. Ayun. Ayun. Nagawa ko na. Okay. Tapos po. So, yung pwede tapusin mo muna. So, lahat ng ano, bawat suso, 3 hanggang 5 piga, sa kanila ilalagay yung panggatas natin o yung milk plaster. Ito yung meat processor natin. Okay. Paano siya ilagay? Itatapat lang natin. Doon po sa ano po, yung kadulo, yung dulo-dulo. Dulo, ayun. Okay. At ito? Tapos ito. Ayun! So ito, madaling paraan na lang to, no? Hindi na to yung mano-mano. Kanina yung nagmano-mano ko, mahirap. Mahirap. Lalo po kapag madami tayong ginagatasan, mas maganda nakamakina na tayo para tulong din, mas mapabilis yung paggagatas. At the same time, mas ma-assure natin yung quality kasi nung gatas dahil napaka-minimal ng contamination. Oo. Malinis siya kasi... Kung siyempre sa pagpiga mo, hindi mo alam, di ba? At lalo na kung meron ka pang balde. Kasi diba? Pwedeng merong alikabok or dumi yung kalabaw na pumunta doon kapag balde siya. O kaya, lalo na kung open, Dok. At tapos itong milking parlor natin, itong milking machine natin, pagkayari na ito, nililinisan siya. Tapos bago ulit gamitin, dinidisinfect yan bago gamitin. Kaya assure natin na malinis yung gatas na nakukuha natin. Ngayon na kolekta na natin ang gatas, pupunta naman tayo sa Milka Creme. Dito, pinoproseso ang mga gatas na nakokolekta mula sa PCC at sa mga partner nitong kooperatiba. At ang Milka Creme compound ay isa sa mga dinadaanan ng mga bumibisita sa Nueva Ecija. Sikat din ito sa mga residente ng Muñoz at Kalapitbayan at Lunsod. Dito kasi sa Milka Creme, mabibili natin ang iba't ibang klaseng produkto na gawa mula sa kalabaw. Magandang tanghali po, Sir Sendo and Ma'am Amy. Welcome po sa Central Dairy Collecting Processing Facility ng Philippine Carabao Center. Tara po, pasok po tayo sa aming planta. Dito po nagsisimula ang lahat. Dito po pumupunta ang iba't ibang ating mga farmers na nagdadala ng gatas na kung saan ay amin pong tinatanggap. Meron po tayong physicochemical laboratory na kung saan meron po tayong quality control na nagtetest po ng gatas para po malaman po kung ito po ay pasado sa atin pong kalidad ng gatas. Bago po ay proseso ang gatas, kailangan po pumasa po muna sila sa different testing. Dito po, chinecheck po kung may dugo yung gatas, kung yes po ma'am, kung meron pong nana, or
kung mapapanis na po yung gatas na didetect po dito sa ating physicochemical laboratory. At pag po pumasa na, ay tatanggapin na po ang gatas at ilalagay na po siya dito sa raw milk cooling tank. Lagi lang po nating tatandaan na ang gatas ng kalabaw dapat hindi po napuputol yung cold chain niya para po magkaroon po ng magandang kalidad ang ating pong produkto. So ito po siya. Bakit may tumata po na tubig? Ang nangyayari po ngayon ay nagkakaroon po ng CIP, clean in place ma'am, na kung saan dinedrain na po yung water, yan po ay nasanitize na. Yung tubig po na lumalabas dyan ay sanitizer po yung tawag po dyan. Okay po. So after po dumaan sa raw milk cooling tank, ang aming pong planta ay mechanized, so less handling na po siya ng tao. So meron po tayong mga mixer, mixing tank. Ito po ay mixing tank para po sa mga chocolate milk. Meron din po tayong homogenizer na kung saan ito po yung para po yung gatas, hindi po humihiwala yung taba niya para po maging maganda po yung texture ng ating pong produkto. Meron din po tayong continuous pasteurizer na kung saan dito po natin pinapasteurize yung gatas. Yan naman po ay controlled na. So ito po ngayon, ang nakikita nyo po ay yung CIP po tinatawag. After po ng production, nagkakaroon po kami ng after CIP. Yan po ay hot water na kung saan nililinis po yung bawat linya. So ito tapos na yung production? Yes ma'am. So bukas po ulit, irarun po ulit nila yan. So after po ng production, yung planta po ay may different areas. Ito po is the processing area, yung susunod po is the filling area. Tara po, dito po tayo sa filling area. Ito rin po yung aming mga cooling tank na meron po tayong 1,000 liters capacity. Ang planta po kaya po yung mag-produce ng 1,000 liters per hour. Nakaka-receive din po tayo ng gatas ng 800 liters to 1,500 liters per day. Na iba't ibang co-op po yung nagdadala po dito. Ito ngayon, nililinisan nila. Yes po. Nakikita nyo po, yung mga stuff po ay lahat po ng gamit natin dito as stainless milk can. So, food grade po siya. So, nililinis po ng ating staff yung nagamit po nilang milk can, stainless can po. At sa area po na to, ito po ang filling area. Hali po kaya, pasok po kayo sa filling area. Ngayon po, ongoing po yung production ng pasteurized milk. Ito pong mga milk na to, ito po yung pinapamigay natin sa mga batang malnourished for the milk feeding program. Ang planta po kasi ay hindi lang po kami manufacturer, kami po ay toller. So, ito po ay pinapagawa po ng ating mga co-op na hindi pa, wala pa pong kakayahan na mag-produce po ng sarili nila. Opo. So, ang ginagawa po ni planta ay tinutulungan po namin sila. Kami po yung nagtotol para po sa kanila. Yung ginagawa po nila na yan, pipick upin po yan ng cooperative at i-deliver po sa schools at sa mga ano po, sa ating pong mga munisipyo. Ay, ano to? Binebenta? Binebenta po ng mga cooperative. So, yun po. Ito po yung pasteurized milk po ang tawag po dito. Pure, ito pure tong ano, yes, malabaw milk. Yes po. At yung mga ibang area po ay meron din po tayong ice cream area, meron din po tayong cheese area. Ang tawag po dito is automated filling machine na kung saan ay automated na po siyang nagpapak. Kami po ay nagpo-production po ng 25,000 to 30,000 per day. Ilang grams to? IML? 200 ml po ito per sachet. 200 ml po per sachet. Whole milk. Sa kanila na rin yung design. Ito po ay standard design para po sa lahat po ng milk feeding. Nag-depend po NBSWD. Oh, ito yung sinasabi ni director kanina. Yung project nila na mapainom ng gatas yung mga bata. Yes po. Opo. Dito po sa area na to, ongoing naman po yung production ng pastillas na kung saan yung aming pong pastillas is the soft candy na purong gatas ng kalabaw. Ito po ay ube flavor. At ito naman po is the original flavor. So milk pa lang po siya. Ang pagluluto po ay umaabot po ng halos 8 oras. 8? Yes po ma'am. 8 oras. So, a 50 liters capacity na hanggang 8 hours po siya maluluto. So after po noon, mamaya ipapakita po ni ma'am kung paano po mag-pack.
Gusto niyo po subukan mamaya? I-try natin yan. Yes, ma'am. Kasi ipapak ito yung challenge natin. Yes po. Mamaya po ipapak po natin yung pastillas dun sa pastillas room. So, mga ilang oras na yan? Yung ganyang texture? Ang ganito po ay nasa 2 oras pa lang yan, ma'am. So, gabi pa siya mahahango. Hanggang gabi may tao kayo dito? Yes po. Ito? Ito po. Medyo lumalapot na po siya, mga nasa 4 oras na po. Ito po, pahango na po later ito. Mamaya po, hahanguin na po siya. Gahalo kayo ng sugar? Sugar lang, ma'am. Oh, white? Yours? Opo. So, yun po. Sa kabilang area naman po is the ice cream area and the cheese area. Okay. Ito po yung ice cream area. So, wala pong production ngayon. Pero makikita po natin yung tabletop gelato machine po namin. Mm-hmm. Ang kaibahan po ng ibang ice cream sa ice cream na gawa sa gatas ng Kalabaw is very creamy po yung ice cream. Kasi po ang fat content po ng gatas ng Kalabaw ay sobrang taas, 7% po. In this area naman po is the cheese area, mm-hmm, na kung saan gumagawa po kami ng different cheese like quesong puti, mozzarella, and gouda cheese. So, meron din, makikita niyo po sa area na to, meron po siyang mga maliliit na machine. So, ayan po ang tawag po namin dyan is a batch pasteurizer, na kung saan same po siya as a continuous pasteurizer, pero pag maliit lang po na volume, yan po yung ginagamit. So, yung mga cooperative po natin, ganyan po yung mga gamit nila. So, maliliit na production, ganyan po yung itsura ng mga machine. Nagamit po nila doon. Yung butter, ano yan? Gumagawa din po kami ng butter. Meron po kami butter churner and fat separator. Available din po ang non-fat milk sa ating store. Mm. Okay. So, yun po. So, wala din production ng cheese? Yes po. Sige. So, pupunta na po tayo sa pastillas packaging room na kung saan makikita po natin kung paano ipack po yung pastillas.